sa DWIZ 882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Magandang umaga, ito po ang IZ Balita Nationwide Bangumagang Edisyon. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, ikalima ng buwan ng Hulyo, ay Martes. Ngayong araw ng Martes, ikalima ng buwan ng Hulyo, taong 2022. IZ Balita Nationwide. Nangunguna po sa ating mga balita, aktibong kaso ng COVID-19 sumirit sa mahigit 10,000 na kaso ng dengue, sumipa sa halos 52,000. PBBM at agriculture officials nagpulong na. Masagana 150 at 200, ikinakasana kontra food crisis. Transportation projects at drug war ng nakalipas na administrasyon itutuloy ng Marcos administration. Rollback sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Sa pangkalakalan, 1 billion piso fixed rate bonds inialok ng Security Bank. Sa balita sa ibayong dagat, 6 patay sa panibagong mass shooting incident sa Estados Unidos. At sa showbiz, Sara Jeronimo at Matteo Guccelli nag-date sa Sicily. IZ Balita Nationwide. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng PhilHealth. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin. Magandang umaga, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Jam Tarayo. At Senyor Ray Pacheco. IZ Balita Nationwide. Sa mga detalye ng ating mga balita, umakyat pa sa 10,094 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang pinakamataas na bilang ng active cases simula Abril ngayong taon. Ito'y makaraang makapagtala ng karagdagang 7,398 na COVID-19 cases simula noong Hunyo 27 hanggang Hulyo 3, 2022 o mayroong daily average na 1,057 cases. Kumpara ito sa average na 662 cases na naitala mula noong Hunyo 20 hanggang Hunyo 26. Sa datos ng Department of Health, aabot sa 1,188 na additional COVID-19 cases ang naitala kahapon, kaya't lumobo na sa 3,700,386 ang total case load. Nasa 3,000,000 naman at 638,670 naman ang recoveries, habang nananatili sa 60,602 ang death toll. Batay din sa datos, 477 severe at critical cases ang kasalukuyang naka-admit sa mga ospital. Metro Manila pa rin ang may pinakamaraming kaso sa nakalipas na dalawang linggo na 5,783, sinundan ng Calabarzon 2,263, Western Visayas 1,014, Central Luzon 813, at Central Visayas 575. Sumampa na sa 8.3% ang COVID-19 positivity rate sa National Capital Region mula sa dating 7.5% noong June 29. Gayunman, nilinaw ni Octa Fellow Professor Guido Davida na ang nasabing bilang ay hindi gaanong kataas kumpara sa itinatakda ng Department of Health, DOH, na 6%. Ayon kay Davida, sa ibang lugar sa Metro Manila ay umaabot na sa mahigit 6% ang average daily attack rate o ADAR. Dahil aniya sa mabagal na growth rate, posibleng bumaba ang kaso ng COVID-19 sa NCR sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Sa kasalukuyan ay nasa 50% ang growth rate sa NCR, habang nasa 1.5 hanggang 1.6% ang reproductive number at tinaya sa 3.6 per 100,000 population ang ADAR. Sa kabila nito, bahagyang nadaragdagan ang mga kaso sa Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Pampanga, Benguet at Western Visayas, subalit hindi naman mataas. Ilan sa mga dahilan ng
nito ay ang Omicron subvariants na BA.4 at BA.5 at ang humihinang immunity sa ilang rehiyon. Pampanaw sa 51,622 ang dengue cases sa bansa kabilang ang 239 na death toll simula Enero 1 hanggang Hunyo 18. Sa datos ng Department of Health, ang nasabing bilang ngayong taon ay 58% na mataas kumpara sa 32,610 cases sa kaparehong panahon noong isang taon. Ayon sa DOH, pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa Central Luzon, 6,641, Central Visayas, 600,361, at Zamboanga Peninsula, 4,767. Nakapagtala naman ng 13,075 cases sa loob lamang ng nakalipas na 4 linggo o simula Mayo 8 hanggang Hunyo 18. Pinakamarami ang kaso ng naturang sakit sa Central Luzon, 1,826, Central Visayas, 1,570, at Cordillera Administrative Region, 1,175. Meron ding increasing trend sa Mimiropa, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, BARMM, at CAR. Samantala, 15 mula sa 17 rehiyon ang lumampas na sa epidemic threshold sa nakalipas na 4 linggo maliban sa Region 1 at Caraga. Nababahala na si dating Philippine Medical Association o PMA President Benito Atienza sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni Atienza makaraang makapagtala ng 51,622 na dengue cases simula Enero 1 hanggang Hunyo 18. Mas mataas ito ng 45% kumpara sa mga naitala noong parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Atienza, dapat mag-ingat ngayon kahit mga bata o matanda, nurse at sino man ay pwedeng magka-dengue. Nagbabala rin ang dating PMA chief sa publiko laban sa waterborne diseases, influenza at leptospirosis. Ni Bahulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga opisyal ng Department of Agriculture bilang kalihim ng nasabing ahensya kahapon. Ito ay sa gitna ng matitinding hamon sa agriculture sector at food security ng bansa bunsod ng napipintong global crisis sa pagkain. Kabilang sa mga tinalakay ang pagsasapriyoridad sa food production, particular ang pagpapalago sa aning palay at mais. Handa naman anyang libika ang ehekutibo ng ilang batas, kautusan at budget o Remedyo 1 ang mga ito para mapabilis ang implementasyon ng mga programa na sasaklolo sa sektor ng agrikultura sa bansa. When we look around the world, everyone is preparing for it because we are already in a disadvantageous position in terms of supply. We should really pay a very close attention to what we can do. We have to increase our production and we talk a little bit about the ways that we can do it. We can increase our production of rice and corn at least, and hopefully I don't know if kung we have enough time, but it's a problema ng livestock ng baboy at saka manok. We'll see. We have to think very hard about making sure that people have sufficient food, number one, at the price that they can afford. So if there's some EOs again and some legislation that you will need, even budget, supplementary budget from the house, tignan natin kung may makuha pa tayo. Ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga agriculture officials na lumikha ng multi-year plan para sa value chain ng bansa. Kabilang ito sa tinalakay ni Marcos at mga opisyal ng DA sa kanilang pulong kahapon. Isinulong naman ng Pangulo ang operationalization ng Masagana 150 at Masagana 200 na proposal noon ni dating Secretary William Dar. On the longer term, we need to come up with multi-year plan really to reconstruct our value chain. And that for me is the most important thing because habang pag nagawa na yan, these are starters, Masagana 150, Masagana 200. These are good plans that we have to put into place. Let's operationalize them already. Itong pinag-usapan natin, first on the immediate short term supply for the rest of the country. Sabihan nyo, you have it, if there are EOs that you might need, legislation that you might need, you draft them already and you give them to us.
Dapat din ani ang suportahan ang mga scientista at researchers para sa reconstruction ng value chain hanggang sa pagbuhay sa Kadiwa Rolling Store. We really have reconstruct, as I said, our value chain, starting from our scientists and our researchers all the way to the Kadiwa store. So we have to remake that model. We have a good model that was from the previous administration, but it's a very different world out there. The technology is very different. And although the concept is still going to be similar. Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. 12 minuto sa baba, kanipa sa alas 7 ng umaga. Dumako naman tayo sa labas ng studio. I report si Patrol 19, Senator Raimi Marcos, marami daw natatanggap na sumbong ukol sa sangkot sa smuggling ng agricultural products. Alamin natin ang detalye mula kay Shelly Ortega Bueno. Patrol 19, Shelly, go ahead. Napakarami daw natatanggap si Senator Amy Marcos na mga sumbong ukol sa smuggling ng agricultural products. Ayon kay Senator Marcos, mayroong mga itinuturong taga-gobyerno na sangkot sa smuggling at mayroong tungkol sa sindikato at kartel. Ayon kay Marcos, ipinadala niya ang mga natanggap na sumbong sa Office of the President. Yung iba naman, ipinadala niya sa tanggapan ng kalihim ng Department of Agriculture at ang iba ay sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA bilang investigating body. Tiwala si Senator Marcos na may magagawa ang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para masawata o mabawasan ang smuggling ng agricultural products. Tiyak daw na matatakot ang mga sangkot sa smuggling dahil mismong Pangulo ang uupo bilang kalihim ng Department of Agriculture. Gayon na senadora noong pang 2015 ay pasang batas laban sa agricultural smuggling kung saan tinuturing na economic sabotage ang large-scale smuggling. Panahon na anya para may makasuhan, maaresto at maparusahan ng mga sangkot sa smuggling dahil marami ng ebidensya laban sa kanila. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Naglitsin pila metodong lakas sa DWIZ. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Salamat Patrol 19 na Sally Ortega Bueno. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Transportation o DOTR na ipagpatuloy ang mga proyektong sinimula ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Marcos Jr., dapat mapabilis ang konstruksyon ng mga proyekto. Kabilang na dito ang Metro Manila Subway, Metro Rail Transit Line 7 o MRT7, Common Station at iba pa. Ayon kay DOTR Undersecretary Cesar Chavez, target ng kanilang ahensya na matapos ang MRT7 mula North Avenue, Quezon City hanggang sa San Jose del Monte, Bulacan sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Bukod pa dito, target din makompleto ang Manila to Malolos Train Project sa pagitan ng 2024 hanggang 2025, habang paiirain din ngayong taon ang Common Station para sa Light Rail Transit Line 1 o LRT1 at MRT3. Matatandaan na ang Build, Build, Build program ay isa sa mga legasiya ni dating Pangulong Duterte na malaking tulong ngayon sa mga mamamayan. Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga balita dito sa IZ Balita Nationwide. Pangumagang edisyon ngayong araw na ito ng Martes. Magbabalik kami ni Jam pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Oras natin, 16 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Ang balitang inyong napapakinggan dito po sa IZ at Radio at IZTV ay sabayan pa rin inyong napapakinggan sa aming mga himpilan sa pamamagitan ng Home Radio Cebu, Home Radio Davao, Home Radio Iloilo at Home Radio Cagayan de Oro, Home Radio Jensen, Home Radio Naga at Home Radio Legazpi. Ganun din sa ating mga kapatid na RPN Radio Stations, RPN DYKB Bacolod, DZBS Baguio, DZRL Batak, DXKT Dipolog, RPN DXKT Davao, DXKO Cagayan de Oro, RPN DXXX Zamboanga at DZKI Iriga. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.
Ay, iba pa natin mga balita. Itatasa na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tutukan ang mga problema ng mga driver at commuter maging ang mga prosesong nakasasagabal sa LTFRB. Tiniyak naman ni LTFRB Chairperson Cheloy Garafil sa kanyang opisyal na pag-upo sa ahensya na kanilang ipupursigi ang balance at win-win solutions upang ayusin ang transport system ng bansa. Mayroon na niyang tatlong direktiba si Pangulong Marcos. Una ay padaliin ang proseso sa LTFRB, tiyakin ang maayos na serbisyo sa mga public utility vehicle drivers at panatiling prioridad ang kapakanan ng commuters. Bagamat hindi pa inilalatag ng Marcos Administration ang transport agenda nito, tiniyak ni Garafil na tututukan ng LTFRB ang pagsasaayos sa public transport system. Pala, isipan pa para sa Philippine National Railways o PNR kung saan hahagilapin ang pondo para sa krudo sa oras na umarangkada na ang libreng sakay program para sa mga estudyante sa susunod na buwana. Ayon kay PNR Assistant Manager Celeste Lauta, aabot sa 8 million hanggang 9 million pesos kada buwan ang mawawalang kita ng PNR sa implementasyon ng nasabing programa. Nilinaw ni Lauta na hindi sila katulad ng MRT na may garantisadong subsidiya galing sa gobyerno dahil mismo ang PNR ang naglalabas ng pondo para sa pampasahod, operational cost at mga pambili ng mga piyesa na wala sa General Appropriations Act. Magmumula aniya ito sa kinikita ng PNR, partikular sa mga non-railway revenue, gaya ng pagpaparenta sa mga lupain ng nasabing railway transit. Unang inanunsyo ng Department of Transportation ay pagpapatuloy ng Marcos Administration ang libreng sakay program sa EDSA Bus Carousel hanggang December 2022. Magtatapos naman ang libreng sakay ng MRT3, LRT2 at PNR para sa mga estudyante sa Nobyembre. Bagaman magiging available lamang sa mga piling oras ang libreng sakay sa tatlong railway transit, nangangamba naman si LRTA spokesman Attorney Hernando Cabrera na gamitin ang nasabing programa kahit wala ng pasok o kahit late na sa pag-uwi. Samantala, tiniyak naman Interior Secretary Binhar Abalos na magpapatuloy ang drug war sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Abalos, magiging kasigigting ng mga pagsisikap ng nakarang administrasyon ang gera kontra COVID o kontra droga alinsunod sa konstitusyon. Gayunman aminado ang kalihim na hindi pa natatalakay ang posibleng partisipasyon ng Department of Interior and Local Government sa investigasyon ng International Criminal Court hinggil sa drug war sa ilalim ng Duterte administration. Dismayado naman si Avalos sa mga ibinasurang drug cases dahil sa technicalities tulad ng hindi pagdalo ng mga witness sa inventaryo ng mga operasyon sa ilalim ng Section 21 ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kailangan dumagdang ng elected public officials at kinatawan ng National Prosecution Service o media sa kopya ng inventory. Hinikayat din ng DILG chief ang lokal na gobyerno o ng local government units na magdalaga ng isang tauhan mula sa National Prosecution Service para rito. Sa iba pang tampok na balita. IZ Balita Nationwide. Umarangkada na ang big time price rollback ng mga kumpanya ng langis. Epektibo alas 12:01 kaninang hating gabi nang ipatupad ng Caltex ang bawas 3 pesos sa kada litro ng diesel at 3 pesos 40 sentimos sa kerosina habang walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Alas 6 naman kanina nang ilarga ng Shell, Sea Oil, Petrogas, Petron, Flying V, Phoenix Petroleum at PTT Philippines ang kahalintulad na price adjustment maliban sa clean fuel na mamayang alas 8:01 ng umaga. Ito ang kauna-unahang rollback sa presyo ng mga oil products ngayong buwan, bunsod ng price adjustment sa international market. Nakalagdag na bisitahin ni Chinese State Councilor at Foreign Minister Wang Yi si Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Ayon kay Foreign Ministry spokesperson Xiao Lijian,
Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pakay ng gagawing official visit ni Yi simula ngayong araw hanggang bukas. Si Wang, ang pangalawang pinaka-senior Chinese official na bibisita sa Pilipinas matapos si Chinese Vice President Wang Qishan na dumalo sa inaugurasyon ni Pangulong Marcos noong Biyernes bilang special representative ni President Xi Jinping. Wala namang ibinigay na detalye ang DFA sa biyahe ni Wang, pero magkakaroon umano ng bilateral talks ito sa kanyang Philippine counterpart na si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at National Security Advisor Clarita Carlos. Nakatagda ang pagbisita ng nasabing Chinese official isang linggo bago ang komemorasyon ng Pilipinas sa tagumpay nito sa International Arbitral Court na nagpawalang visa sa ilalim ng China sa pinag-aagawang West Philippine Sea kabilang ang bahaging inaangkin din ng Pilipinas. Inaasahang magiging available pa lamang sa hilagang bahagi ng bansa ang Starlink Satellite Internet Service na pag-aari ng American tech billionaire na si Elon Musk. Ito ang nilinaw ni Information and Communications Secretary Ivan Uya sa gitna ng inaasahang pagsisimula ng operasyon ng nasabing internet service ngayong taon. Ayon kay Uya, posibleng matagalan pa bago ma-avail ang serbisyo ng Starlink para sa mga taga-Visayas at Mindanao hanggat hindi nagla-launch ng karagdagang satellites. Itong Mayo lamang inaprubahan ng National Telecommunications Commission ang registration ng Starlink Internet Services of Philippines Incorporated na subsidiary ng Starlink Satellite Internet Service. Ang pagpasok aniya ng Starlink sa Pilipinas ang magpapalawak sa internet coverage sa bansa na maaaring makaabot sa mga liblib na lugar. Ipinaliwanag ni Uya na angkop ang satellite technology ng Starlink para sa bansa, lalo't nagdadalawang isip ang ilang telco na maglagay ng fiber optic o submarine cables dahil kaunti lamang ang mga internet users sa mga lugar na planong lagyana. Dahil gumagamit ng low earth orbit satellite network, maraming satellites ang kinakailangang i-deploy ng Starlink na planong maglagay ng kabuuang 40,000 satellites, pero nasa 2,000 pa lamang ang na-deploy. Pinamadali na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi naman ng cash assistance para sa mga benepisaryo. Ayon kay DSWD Secretary Erwin Tulfo, dapat ay may labas na ora mismo ang cash assistance sa mga nangangailangang pamilya. Sinabi ni Tulfo na nagsimula kahapon ang pamamahagi ng ayuda sa natatagal ng 5 hanggang 6 na araw bago ito may deposito sa cash cards ng mga benepisaryo. Ayon sa kalihim, malaking tulong ang 6.2 billion pesos na pondong inilaan para sa mga kababayan ng mahihirap, lalo patuloy pa rin tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil na rin sa krisis na kinakaharap ng buong mundo. Sakop ng naturang programa ang Pandawid Pamilyang Pilipino Programs o 4PIS, 6 na milyong pamilya mula sa non-4PIS at 2.4 na milyong mahihirap na pamilya mula naman sa datos ng kagawaran. Nakapagtala ng pinakamataas na koleksyon itong buwan ng Hunyo ang Bureau of Customs o BOC na aabot sa mahigit 76 million pesos. Ayon kay BOC Assistant Commissioner Attorney Vincent Maronilla, umabot sa mahigit 20 million pesos ang halaga ng nadagdag sa koleksyon kumpara sa target na 56 million pesos. Sinabi ni Maronilla na ang kabuang bilang ng koleksyon ay dahil sa aligasyon ng katiwalian tulad ng pagkakasangkot na ilang opisyal ng customs sa agricultural smuggling. Samantala, tiwala naman si Maronilla na malalagpasan ng kanilang ahensya ang target collection nito na 679.23 million pesos ngayong taon. Pinamadali na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pag-i-issue naman ng permit para sa telecommunication towers mula sa local government units. Ito ay ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos ay upang mapabilis ang interconnectivity. Bagamat kinilala o kinikilala na ang ilang alalahanin ng mga saklaw ng LGU hinggil sa aplikasyon sa pagtatayo ng mga tower, ipinahayag ni Abalos na kailangan suriin ng LGU ang kanilang mga rason kung balido ang mga ito. Hinimok din ng kalihim ang local government unit na magkaroon ng digitalized system sa pag-issue ng mga permit gaya ng barangay clearance at business permits. Sa datos ng kagawaran, naabot sa 2,086 ang nakatenggang permits sa 341 lungsod at bayan para
sa mga telco tower. Samantala, inihayag ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na wala pang pinal na schedule ang state visit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito ng imbitasyon ni U.S. President Joe Biden kay PBBM hinggil sa posibleng pagbisita nito sa Washington. Sinabi ng kalihim na iniintay na lamang nila na ang Malacanang mismo ang formal na mag-anunsyo kaugnay sa naturang usapin. 28 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Samantala, mayroon tayong tatanggaping report mula sa labas. Pagbuo ng mga revenue generating policy para makatulong sa pagbabayad ng utang ng bansa. Tungkulin na ng economic managers ng Marcos administration ayon sa Malacanang. Ang detalye ng balitang yan ay ihahatid ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel? Ipinauubaya na ng Malacanang sa economic team ng Marcos administration ang paglika ng mga revenue generating policy upang matulungan ang pamahalaan na mabayaran ang pagkakautang ng bansa. Sa Malacanang briefing, sinabi ni Presidential Communications Secretary Trixie Cruz Angeles na tungkulin ng economic managers ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpaplano para matugunan ang bagay na ito. Payag pa ni Secretary Angeles, kailangan lamang na nakabase sa mga direktiba ni Pangulong BBM ang mga nakasaad sa bubuoing policy proposals. Sa ngayon, hintayin na lamang aniya ang magiging pahayag ng economic team ukol dito. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa Impilang May Panulakas. Tuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalya ng ating balita ngayong araw na ito ng Martes sa ating IZ Balita Nationwide. Pangumagang edisyon, magbabalik kami ni Jam pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, ganap na alas 7:30 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Alas 7:33 na po mga amigos at mga amigas, sa patuloy pa rin pag-aadid namin sa inyo ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes sa ating IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. Samantala, pinaghahandaan na ng Philippine National Police o PNP ang seguridad sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gaganapin sa Hulyo 25. Ayon kay PNP Director for Operations Police Major General Valeriano De Leon, pinagpaplanuan na ng kanilang ahensya ang lahat ng posibleng sitwasyon sa loob at labas ng Batasan Complex kung saan isasagawa ang SONA ni PBBM. Sinabi ni De Leon na kanila munang ipaabruba kay PNP OIC Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang security preparations sa nasabing aktibidad maging ang plano sa mga pagtitipon ng mga protester. Nangako naman si De Leon na magiging maayos at mapayapa ang magiging SONA ni President Marcos Jr. Inihayag ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza na papayagan na ang full capacity sa plenaryo ng Kamara de Representantes sa unang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Mendoza, inaasahan nila na kompleto ang 315 kongresista at 24 na senador sa SONA na gaganapin sa Hulyo 25. Sa pagtaya ni Mendoza, nasa 1,200 katao ang maaaring payagan sa loob ng plenaryo ngayong taon na para sa nasabing aktibidad. Magugunit ang naging hybrid o pinaghalong face-to-face at virtual attendance ang huling dalawang SONA ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa COVID-19 pandemic. Simula na kahapon si Vice President Sara Duterte sa kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education. Kabilang sa mga naging unang hakbang ni Duterte ang pagtatalaga sa kanyang predecessor na si dating Deputy Secretary Leonor Liling Briones bilang kanyang consultant.
Pinapurihan naman ang bagong kalihim ang mga tauhan ng ahensya sa pamumuno ni Briones na patuloy na pagtitiyak sa kalidad ng edukasyon sa mga mag-aaral. Kinilala rin ng pangalawang pangulo ang dedikasyon ni Briones bilang isang public servant at ambag nito sa full implementation ng senior high school program. Gayunman, aminado si Duterte na hindi madali ang mga kakaharapin niyang hamon sa naturang kagawaran. Pag-ugnayan na si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte Carpio sa mga kinatawan ng Federation of Associations ng Private Schools and Administrators o FAPSA at Coordinating Council of Private Education Associations o COCOPEA. Ayon kay Duterte Carpio, marami ang naapektuhan ng pandemya kung saan ang ilan sa mga pribadong paaralan ay napilitan ng magsara. Iginiit ng kalihim na dapat may konsidera ang mga hinanaing na mga guro maging ang problema ng mga estudyante upang muling sumigla ang education sector. Samantala, nanawagan naman ang tulong sa mga private school si Duterte Carpio na patuloy na itaguyod ang educational continuity sa harap ng hamon ng pandemya. Nilinaw naman ni Presidential Communications Operations Office o PCOO Secretary Trixie Cruz Angeles na walang deadline na itinakda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkumpleto sa mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito'y sa gitna pa rin ng kakulangan ng ilan pang cabinet member gaya ng mga kalihim ng Department of Health, Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Angeles, kapag na-evaluate na lahat ng mga aplikasyon at nominado, ay tiyak na magtatalaga at pupunan na ni Pangulong Marcos ang mga bakanteng posisyon sa kanyang gabinete. Samantala, base sa Memorandum Circular No. 1 na inilabas noong Biyernes, pawang mga OIC muna ang mga ahensya na pansamantalang uupo sa mga nabakanteng posisyon at tanggapan ng gobyerno. Suportado ng National Economic and Development Authority o NEDA ang full resumption ng face-to-face classes sa buwan ng Agosto. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacana, kanilang itataguyod ang tuluyang pagbabalik ng face-to-face classes ngayong school year 2022-2023. Layunin itong matugunan ang COVID-induced education crisis sa kabila ng gumagandang COVID risk management na nakita sa mababang hospitalization rate sa kasalukuyan. Iginiit ng kalihim na kung hindi matutugunan ang edukasyon sa bansa, malaki ang posibilidad na maapektuhan ang competitiveness ng labor force sa hinaharap. Matatanda ang una ng sinabi ng NEDA na kanilang mailagay o sakaling mailagay sa Alert Level 1 ng buong bansa at maipatupad na ang full resumption ng face-to-face classes ay tuluyan ng makakarecover ang ekonomiya ng bansa. Umaday naman sa liit ng kanilang kinikita ang mga nagtitinda ng school supplies sa Divisoria, Maynila. Ito ay sa kabila ng papalapit na face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Agosto. Ayon sa mga vendor, matumal pa rin ang bentahan ng school supplies, particular na mga uniforme at mga gamit sa pag-aaral ng mga estudyante. Napatid na naglalaro sa 260 hanggang 300 pesos ang bentahan ng mga polo na panlalaki, habang 220 hanggang 250 naman para sa mga blouse. Naglalaro naman sa 150 hanggang 260 ang palda, habang 180 pesos naman sa mga short. Nasa 250 hanggang 350 pesos naman ang presyo ng mga bag, habang 200 hanggang 350 pesos ang school shoes. Sa ngayon, umaasa mga nagtitinda na mas lalakas pa ang kanilang benta habang papalapit ang pasukan sa susunod na buwan. IZ Balita Nationwide. Sa oras na 7:39 ng umaga, tanggap tayo ng balita mula sa labas ng himpitan. Pagpapalakas sa kasanayan ng mga estudyanteng Pilipino sa wikang Ingles, suportado ng isang mambabatas. Detalye ng balita nga ni atid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Nagpahayag ng pagsuporta si Camarines Representative Luis Raymond Villafuerte sa plano ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang kasanayan ng mga mag-aaral ng Pilipino sa wikang Ingles. Ito'y bilang isang paraanan niya upang higit pang makasabay ang mga profesional at iba pang mga manggagawa sa pandaigdigang merkado. Ayon pa kay Villafuerte, nagbubukas kasi ito ng maraming oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho, gayon din para sa mga manggagawa
na mapanatili ang kanilang kasalukuyang trabaho o ma-promote dahil karamihan anya sa mga korporasyon ay nangangailangan ng mga empleyadong sanay sa wikang Ingles. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagtutol ang sentro ng wikang Pilipino ng Universidad ng Pilipinas at binigyang diin na kung magiging prioridad ang wikang Ingles bilang wika ng pagkatuto sa sistema ng edukasyon, malalayuan nila ang layunin ng edukasyon na magsilbi sa higit na nakararaming mamamayang Pilipino. Wala rin anilang tunay na kahusayan at pagunlad sa sistema ng edukasyon ang magaganap kung hindi gagamitin ang wikang pambansa ng Pilipinas. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Tina. Samantalang mula kay Tina, dumako tayo kay Patrol 17, Jopel Pleno. First ever cabinet meeting ng Marcos administration, isasagawa ngayong umaga. Tingnan natin ang detalye mula kay Jopel Pleno. Jopel? Hey, Jopel? Parente yung 1 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga habang inaantabayan na natin ang report na ang ating kasamang si Patrol 17, Jopel Pleno. Go ahead, Jopel. Okay, babalikan na lang natin mamaya si Jopel. Samantala, patuloy pa rin tayo sumusubaybay sa mga balita na hinahatid namin sa inyo sa pamagitan ng ating IZ Balita Nationwide pangumagang edisyon. Samantala, nakadagdag magsagawa ng face-to-face meeting ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP bilang pagdaraos ng 124 na plenary assembly na gaganapin sa Hulyo 9 na tatagal hanggang Hulyo 11 sa isang retreat center sa Tagaytay City. Ayon kay Monsignor Bernard Pantin, CBCP Secretary General, nakadagdag dumalo sa 2 na pagpupulong na gaganapin din tuwing Enero ang aabot sa 86 na aktibong obispo, 41 honorary na miyembro ng mga retiradong obispo at 2 diocese administrator. Kabilang sa mga tatalakayin ay ang May 9, 2022 national at local election na pangunahan ng mga kinatuan mula sa halalang Marangal Coalition at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Samantala, balikan natin ang report ni Patrol 17 at Jopel Pleno. Jopel? Hoy, Jopel! Magsasagawa ng kanyang kauna-unahang cabinet meeting si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Isasagawa ang pagpupulong na ito sa palasyo ng Malacañang. Nakatakdang simulan ang cabinet meeting ganap na alas 9 ngayong umaga. Inaasa namang dadalo dito ang lahat ng mga itinalagang kalihim ni Pangulong Marcos sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito si Patrol 17 Jopel Pleno, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Jopel. Samantala, may report tayong tatagapin mula kay Patrol 45. Kakaugnay dito sa sumadsad na aeroplano sa Saudi Airline na nanatili para sa Pilipinas. Detalye mula kay Raul Esperas. Raul? Hi, Raul. Nanatili pa rin ang aeroplano ng Saudi Airlines sa rampa tarmac ng Ninoy Aquino International Airport matapos silang sumadsad sa paliparan na kamay-kailan. Sangayon sa MIAA, patuloy pa rin ang imbestigasyon na sinasagawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines kung kaya't hindi pa rin nakakalis ang nasabing aeroplano. Gayunpaman, napag-alaman na pagbabayarin ang Saudi Airlines sa nasabing insidente at kinikwenta na ngayon ng Airport Authority kung magkano ang babayaran at hindi na rin makakalipad ang piloto ng nabanggit na airline. Raul Esperas, Patrol 45, Nagulsan Pilamay Todo Lakas, DWIC. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat, Patrol 45, Raul Esperas. Samantala, magkakaroon na ng state-of-the-art na 5 palapag na gusali ang Department of Agrarian Reform sa Masbate upang mas mapagsilbihan ang mga magsasaka sa naturang lalawigan at mga karatig lugar. Nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang DAR at Department of Public Works and Highways para sa bagong gusaling proyekto na pupondohan ng DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act nito at ng 2023 Infrastructure Program.
Nagkakahalaga ang nasabing proyekto ng 67 milyong piso. Ayon kay DAR Bicol Regional Director Rodrigo Realubita, mula pa noong 1988, ginagamit na ang DAR Masbate ang lumang gusali nito sa Acacia Road Barangay Nursery. Magiging mas komportable rin aniya ang pagtatrabaho, ligtas at maayos ang kapaligiran ng mga empleyado ng DAR Masbate sa itatayong istruktura. Samantala, iniyag naman ni Provincial Agrarian Reform Program Officer Harold Tambala na sa kasalukuyan ay magrerenta muna sila ng apartment habang ginigiba ang lumang gusali ng opisina. Bagyang mataas naman ang bilang ng mga aplikante sa unang araw ng pagpapatuloy muli ng voter registration sa bansa para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa December 5. Inihayag ni Acting Kamalek Spokesman Attorney Rex Laudianco na batay sa kanilang initial assessment report mula sa field offices ay naging mapayapa at maayos ang unang araw ng registration. Kabilangan niya sa nakapagtala ng mataas na bilang ng aplikante mula sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 2, 3, 4A, 5, 6, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslims, Mindanao. Sa ilalim ng Kamalek Resolution 10798, lahat ng field offices ay dapat magsubiti ng daily reports hanggang alas 7 ng gabi at lahat ng rehiyon ay dapat magsubmiti rin ng reports sa Election and Barangay Affairs Department ng poll body. Magtatapos ang voter registration hanggang Hulyo 24. Hawak na ng isang babaeng street sweeper mula Malabon at isang magsasaka mula Quezon Province ang magkahiwalay na premyo nilang 100 million pesos mula sa Lotto Games ng Philippine Charity Stakes Office o PCSO. Ayon sa PCSO, kinubra na ng babae ang 103.2 million pesos na napanalunan nito sa Mega Lotto 645 draw noong June 17, 2022. 25 taon na umanong nagtatrabaho bilang tagawalis ang babae at walang permanenteng trabaho ang kanyang asawa. Kinubra na rin ng 29 anyos na lalaking ang magsasaka mula General Nakara Quezon ang napanalunan itong 100 million pesos sa 658 Ultra Lotto Draw noong May 24. Nasungkit ng magsasaka ang winning combination sa pamamagitan ng Lucky Pick System. Balato. Ay diniklara ang cleanup day ng pamahalang lokal ng Maynila ang araw ng Biyernes sa pamumuno ni Mayor Honey Lacuna. Sa nilagdang Executive Order No. 6, inatasan na ng lahat ng departments, offices at bureaus sa ilalim ng Manila local government na maglinis ng kani-kanilang nasasakupan tuwing araw ng Biyernes. Layunin na nato ng panukala na may makita ang kooperasyon at pagkakaisa ng bawat isa at matiyak ang kalinisan at kaayusan ng tanggapan, maging ang lahat ng corridor o koridor sa harapan ng mga opisina at sa lahat ng sulok ng City Hall. Hinikayat din ng alkalde na ang lahat ng mga barangay at mga hepe ng mga istasyon ng pulis na panatiling malinis ang kanilang nasasakupan. Nilinaw naman ni Lacuna na wala silang pinaiiran ng zero vendor policy sa lungsod dahil pinapayagan nila ang mga tindero na magtinda pero dapat nasusunod ang mga umiiral na mga pulisiya. Samantala, pinasalamatan naman ni Lacuna ang mga voluntaryo naglinis ng kanilang kapaligiran bago pa man siya nag-ikot sa lungsod particular na sa City Hall. Sa gip ng Philippine Coast Guard o PCG, ang 24 na tripulante makaraang sumadsad ang sinasakyang barko sa Barangay Baning Masinloc, Zambales. Natukoy ang naturang barko na isang LCT Aviva 80 na sumadsad matapos hampasin ang malakas na hangin at malalaking alon. Agad na humingi ng tulong sa mga tauhan ng PCG at mga police personnel ang kapitan ng barko kung saan gumamit sila ng lubid upang maibalik sa normal na posisyon at lugar ang naturang barko. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng Masinloc Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang iligtas ang kapitan at chief mate nito na kapwa humiling na manatili sa sumadsad na barko. Ayon sa Marine Environmental Protection Group ng PCG, walang nakitang bakas ng natapong langis sa lugar habang patuloy pang iniinspeksyon ang paligid ng karagatan matapos ang insidente.
sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga pangunahing mga balita sa IC Balita Nationwide pangumagang edisyon. Ngayong araw na ito ng Martes, magbabalik kami ni Jam pagkalipas pa rin ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 50 minutos na po makalipas ang alas 7 ng umaga. IC Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Nagalok na ng 1 billion pesos na fixed rate bonds ang Security Bank na dapat bayaran sa 2024 na may option sa sobrang subscription. Ayon sa naturang bangko, ang mga bonds ay magkakaroon ng tenor na isa't kalahating taon at isang nakapirming taon ng rate na 3.74%. Dapatid ang naturang offer ay tatakbo mula Hulyo 4 hanggang Hulyo 15 ng taong 2022. Samantala, magkakaroon na ng pinakamababang denominasyon na 1 million pesos ang alok ng bond at dagdag na 100 pagkatapos noon na ililista sa Philippine Dealing and Exchange Corporation sa Hulyo 20. Balita sa labas ng bansa. 6 patay habang nasa 20 sugatana sa panibagong mass shooting incident sa Chicago, USA. Sa gitna ng pagdiriwang ng 4th of July o Araw ng Kasarinlan sa Amerika. Ayon sa Chicago Police, isang lalaki sa rooftop ng building na armado ng high-powered rifle ang namarila habang may parada sa Highland Park. Pinagahanap na ng mga otoridad ang Caucasian na suspect na tinatayang as edad 18 hanggang 20, bata pa. Hindi na bago sa Estados Unidos ang gun violence at mass shooting incident. Ayaw pa kasi pagbawalan yung ban ng baril-baril dyan. Sa entertainment o trending news. Ay, eto naman senyor ha, nakakakilig ito. Dahil masaya daw na nag-dinner date sa Sicily, Italy, ang celebrity couple na si Matteo Guidicelli at Sara Geronimo. Ciao! Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Matteo ang ilang larawan ng kanilang date at inilahad nito sa kanyang caption kung bakit sila na in love sa lugar. Buongiorno! Ayon pa sa Filipino-Italian actor, kapwa first time nila ng kanyang asawa sa naturang syudad. Say pa ni Matteo, maliban sa mga makasaysayang istruktura, pinaka nagustuhan nila ni Sarah ang mga inihaing pagkain sa Sicily. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Balita po natin ay sa larangan ng basketball. Malamang hindi makakasali si Kai Soto sa Gilas, Pilipinas para sa darating na 2022 FIBA Asia Cup sa Indonesia. Sabi ng Samahang Basketball na Pilipinas o SBP Program Director Chot Reyes na malabo na talaga sumama ang 7'3 center sa national team na lalaban sa 2 linggo. Mukhang wala na. He has decided to do some other thing and forgo the FIBA Asia Cup, ang sabi ni Coach Chot. Pagkatapos ng panalo ng Pilipinas sa India sa 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Dagdag pa ni Coach Chot na ang federasyon ay kinakausap ang kanyang mga handlers ng East-West Private pero kinlaro niya na wala pa silang konkretong update. We have been communicating and they said no. Well, they haven't said no but they're not saying yes. If it's not a yes, we already know what it is, ang sabi niya. Malaking tulong sana si Soto sa national team dahil kulang sila ngayon sa big man sa darating na torneo. We're still hoping, but to be honest, medyo malabo ang pagtatapos na sinabi ni Coach Chot. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Minsan pa ang ating edisyon ng IC Balita ngayong araw na ito ng Martes. Dito pa rin sa ating IC, siyempre ang ating IC Nationwide Balita, dito pa rin po sa aming may todong lakas. Balitang sigurado. Dapat sa serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At ang nagedit po minsan pa ng insan ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes, ika-5 ng buwan ng Hulyo. Ako
Ako po, si Jam Tarayo. At ako po naman, si Senyor Ray Pacheco, minsan pa nagsasabing magandang umaga at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At nabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali ang palatuntunang inyong pinakahihintay at pinakahihintay ng lahat. Ang palatuntunang Karambola! Philippine Standard Time, ganap ng alas 8 ng umaga. IZ Balita Nationwide.